Nung magsimula po ang pandemic na ito, akala ko yung lockdown ay tatagal lang ng isang buwan. Nagsimula ito isang pandemic na dala ng isang virus, a pandemic of disease, na nagdala ng pandemic of fear, pandemic of discouragement, pandemic of depression sa ibang mga tao at sa ibang lugar. Naku, kaibigan, kapatid, kung ikaw ay nadi-discourage sa maraming mga pangyayari at gusto kong bumigay sa iba't ibang area ng buhay, isa lamang po ang aking pakiusap. Huwag mong isusuko ang pananalangin. Many years ago, nabasa ko po ang ganitong sticker. You are busy today. It is okay not to pray. Signed, Satan. Kung meron pong isang gusto na hindi ka magpatuloy sa pananalangin, yun po ay Satanas ang ating kalaban. Please, you can quit so many things, but please don't give up praying. Never stop praying. One good reason to pray, because our Father always hears us. We have a good Father who even promised us the best. Sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo, ang pangako ng ating Diyos, when you keep on praying, you will surely receive. That when you keep on seeking, you will surely find. Ang pangako sa iyo, when you keep on seeking, when you keep on knocking, pagbubuksan ka ng ating Panginoon. Let us experience the more power of God by praying. Pag tayo'y nasa bahay, pag tayo'y nasa traffic, pag tayo'y pumipila sa na naghihintay ng sasakyan, pag tayo'y bumibiyahe, pag tayo'y kakain, pwede po tayong manalangin. Pwede nating i-develop ang 10 o'clock habit ng pananalangin. Sa aming church, ang dinidevelop namin is 10-3-9 habit. Every 10 o'clock, 3 o'clock, and 9 o'clock, gusto namin mag-ring ang mga cellphone namin, magkaroon ng alarm to remind us that it's time to pray. I believe we can win our battles when we keep on praying. God bless you.